Hello po. Magandang umaga sa ating lahat. Puntahan ko lang po yung si Manong Juanito doon. Kasi mayroon daw sakit yung kanyang yung kanyang tanim na buto. Yung buto na kanyang itinanim na ibinigay ko nung mga 2 linggo na yata. Yung matanda, kahit na ganun yung kalagayan, talaga namang nagsisikap na magtanim. Opo. Kaya hangang-hanga ako sa matandang yun eh. Siguro unahin kong isprihin yung kanyang tanim na sitaw. Kaya bago ko mag-spray sa aking sitawan, kasi nakikita ko yung matanda sa kabila ng kanyang kalalagayan na may problema yung kanyang paglalakad, may problema yata yung kanyang tuhod, kaya nagkakwentuhan kami kahapon at naandun sa aking sitawan, nagkwentuhan kami doon. Sprayin ko yung kanyang sitaw. Kaya ayan, papunta na ako doon. Pero kumusta na po kayo dyan si Tita Upring to sa mini farm ko? Mini farm. Sige, unahin natin siya. Kasi nagbabanta yung pagambon. Yan yung ulap po. Parang gustong umulan. Pero ganyan lang yan. Mamayang hapon ang yan. Ang pag-ulan. Ito yung aking maliit na tinatamnan. Kasi tinamnan namin ng to. Tinamnan ng kapatid ko ng sitaw. Ay sitaw. Pagod kasi kaya tinamnan niya ng palay. After ng palay, ayan, tatamnan namin ng gulay. Punta ako si Manong. Taupo! Manong! Wala yata siya. Walang sumasagot. Manong, magandang umaga po! Wala siya. Opo! Wala siya. Ayun yung kanyang tinatamnan, yung linis niya. Opo! Ay, Manong! Ah, pupunta ako dyan! Mamaya! Andyan siya. Isprihin ko lang yung kanyang yung kanyang sitaw. Kabagay, may binigay akong gamot. Yung insecticide. Hinatian ko nito dahil ito marami, Unahin ko ng bigyan ng tulong si Manong. Kasi naaawa ko. Sa kabila ng kanyang kalalagayan, talagang masinop yung matanda. Kaya ako humahanga doon sa taong yun. Sa kabila ng kanyang edad. Napakasipag. Unahin ko na siyang bigyan ng ispihan yung kanyang gulay. Marami akong galay, Mahina na yung aking sapa.
Kung may ulan, meron siyang tubig. Pero kung pagdating ng Disyembre, wala na ito. Hindi na sapa. Pasak na. Simplahan ko na ng isang napsak para sa kanyang gulay. Ibigyan ko tuloy ng kaunting binhi na naman. Ayan ang aking gamit. Hindi ko na sasabihin kung anong klaseng gamit to kasi makasabihin nila nagpo-promote ako ng isang produkto. Magkulan na po ako. Pupunta ko dyan. Punta ko silang sa imalang. Bibigyan ko siya ng konting tulong. Okay. Ayan. Nakatimpla ko na. Inuno ko na ito dahil pag na-sprayan ko yung kay Manong, isprayan ko naman itong ating sitaw. Naunahin ko muna siya kasi baka may lakad yung Manong na yun para magawa na niya yung kanyang. Ayan, let's go. Ano po, bilhin natin yung kanyang sitaw at mapalop natin yung ating ibinigay na ano, yung ating ibinigay na binhi. May mga binhi akong binigay sa kanya. Tapos itinanim na niya. Eh. Oh. Ito yung linis ni Manong, oh. Ni linis. Tumanggahan na ito, hindi siya kanya. Ayan. Magandang umaga, Manong. Damaga po. Manang, andito kayo. Nalawagan ko si Manong kasi natutuwa ako sa Manong at napakasipag sa kabila ng siya ay senior na eh. Ilang taon na kayo, Manong? Hey! Ano na yan siya? 77? Biro nyo, 77? 77 lang yan nung August 25. Ay, 77 na ninyo. Biro nyo. Na ano, nakikita ko kayo dyan. Yung ilinis nyo doon. Ano? Naabot siya ng alas 10 yata yun? No? Oh, anong tinatanim nyo? Kamuting kahoy. Kamuting kahoy. Ah, kaya pala, maganda yung kamuting kahoy nyo doon ah. Oo. Oh. Tapos, pinipisti pa ng dalawang paa. Nakot po. Oo, ganun ay naman talaga dyan. Nung nakarang last year, may okay. Nakakaw din isang sako, nahuli lang. Ay, nahuli. Oo, nahuli sila. Ano pong ginawa nyo nung nahuli? Sila pang matapang. Ay. Dinala ni Boy sa barangay. Opo. Tapos yun, pinagsabihan sila ng kapitan na huwag nilang ulitin. Huwag nang ulitin. Kaya, pilay-pilay na yung nagtatanim, kayo ang kumpletong maglakad. Opo. Ay nilakawan nyo pa. Mga bata pa yung mga yon. Mga bata pa. O malalakas. Eh si Manong eh. Yun, talagang kumbaga sa ano, uber senior na eh. No? Binibideo ko po siya eh. Maraming nanood dun sa ano, sa video naming dalawa. Yung una. Eh,
Pagkatapos na ibinigay ko yung ano, yung binhi. Ano, nakita ko na siya diyan nagtatanim. Oh, yun, may tumo kasi na nga talaga tong manong na to. Pagdating ko kahapon. Ano po? Kumisita, malalapad yung tapon. May laman pa. Mayroon manong, tinimpla ko yan para sa iyo. I-spray ko diyan sa ano mo, sitaw mo. Ako na lang. Oh? Ako na lang. Ay, ganon? Oo. Oh, sa bagay, naka-video tayo. Hindi na baka ano, yung... Hindi, kasi may, kaya ko pa. Kaya na nyo? Oo. No, talaga naman. Sige, parang alam napakabuting naman halimbawa kasi itong manong na ito. Kaya, kahit papano, pag may konti ako, konti, mahirap din ang buhay ko. May natutuwa ako. Kaya mo yan, kalahati, tayo. Kalahati lang yan, manong. Kaya yan. Kaya mo. O, yan. Hindi pa kasi ako, ano, hindi ko pa maharap pumunta sa agri-store. Ano ang ano nyo? Ah, di ilagay natin sa likod. Tignan nyo si Manong. Oh. Siya pa ang ano, gustong mag-spray. Oh, sa kabila ng kanyang napakabuting halimbawa yan si Manong. Ako'y natutuwa. Madali akong ano eh. Madaling mahulog yung aking awa. Ayan si Manong. Oh. Ayan, biro nyo. Talagang ayan, yan yung tanim niya. Oh. Ayan. Ito. Siya pa yung mag-i-spray. Ah. Sa kabila ng kanyang edad. May problema pa sa kanyang paglalakad. Ayan o. Oh. Oh, si Manong yan. Yan yung ibinigay nating buto. Ayan. O, biro nyo. Isang napakamabuting ano, halimbawa. Ayan siya o. Oh. Ito, linis niya lahat yan. Ayan o. Oh. Ayan. Ayan siya o. Oh. May tanim na pinya doon sa dulo. Ayan. Ano nga? Baka matumba ka? Oo. Yan, tama-tama may apids na siya. Sinabayan kita ng pagtatanim noon eh. Doon sa aking ano, palapala doon. Ayun. Umanong. Mabuting halimbawa si Manong. Ano po, 77 years old. Ayan, nagtatanim siya. Hindi siya umaasa sa tulong ng iba. Sa tulong ng ano. O kaya hihingi. Hindi siya humihingi ng tulong. Yung mga kusang loob na gustong tumulong sa kanya. Yun. Yan. Napakabait si Manong. Kaya nahulog kagad yung aking awa. Minsan inaabot siya ng alas 10. Doon, nagtatanim. Doon. Masilip natin mamaya yung kanyang tanim. Yung manong, pwedeng abunuhan yung talong mo. Ayan. O, ayan. Isang mabuting halimbawa si Manong talaga. Kaya naman. O. Ano po? Ayan na siya. Kaya hindi ko yan pinuno manong dahil mabigat. Yan manong sa ano?
dito. Yan. Meron pa kayong isprehen? Wala na. Si Manong, oh. Yeah, sa kabila ng kanyang paglalakad, talaga namang nagsisikap na magtanim para kahit papano merong gulay. Ayan. Baba mo dyan, Manong. Ayan, oh. Ayan, katunayan. Napakasipag. Ano po? Kaya, kayo pong mga kabataan, tularan natin siya, no? Si Manong. Sa kabila ng kanyang edad, talaga namang ano siya, masipag. Yan yung aso. Hindi po, Lunes ngayon. Hindi, Linggo ngayon. Hindi po, Lunes. Kaya ano, napasyal ako. Manong, may meron pa akong binhing dala. Ano yun? Ano ba yung binhi na dala ko? Ito. Tama na tama. Naiiwan ko yata yung iba. Mayroon akong mais doon. Gusto kitang bigyan ng sitaw na yung umaakyat. Kaya lang mahirapan ka ng kumuha ng ano? Ng trilis dyan. Hindi, sa susunod gusto ko naman tanim din ng ukan. Ganyan na matulit. Ay, ganon? Mm-hmm. Sige, bigyan ko kayo. Gusto. Kaya lang, September na, 25 na. Sa akin na, pag nagtanim ka na dyan. Opo. Di, sa susunod kasi, dito ako magtatanim. Mm-hmm. Pag, ano, sasabugan ko ng munggo. Eh, ito rin, kailangan ko, pag naanito kay Rudy. Rudy? Parutor ko kay Boy itong nandito. Oo. Oo. Sige. Ganyan sana na yung isip, kaisipan ng mga ano, maraming sana nga kababayan. Halimbawa, napakaraming ano, bakanting lupa. Bakanting lupa. Hmm. Eh sinasabi ko kausapin, tamnan ng gulay. O di, meron tayong sariling gulay. Ano man ang... Sa bundok, kung wala sila mapagtamnan dyan, ibo, mandaan luwang-luwang ng bundok, kung bakit hindi sila maglilis. Opo. Ganyan sana ang ano. Mas ano kasi, kayo rin nila yung magnakaw na lang. Nga po. Ay, ano? Manong saluyot. Isa yung pan. Oo, oh, isabog mo dyan, oh. Dyan. Down. Kung tutubo. Oo. Oh. Dami. Ayan, ano, bibigyan kita ng ano. Kasi marami na akong pinahingi niyan eh. Mm. Dati puno ito. Mm. Oo, oh, ay, yung isang dakot lang, napakarami na nito. Ito na po, bibigyan kita. Bigyan mo na ako ng kunti. Opo. Ah. May plastic ka dyan mo. May garapo na malilit dyan. Oo nga. Meron pa akong kunting ano eh. Ayan, noodles. May noodles akong kunti. Ano po? May ration pa. Opo. Eh, lagi kitang naalaala. Sabi nga nila eh, ano, mabuti yung tumutulong sa kapwa. Mabuti pa ano ikaw. Po? Hindi. Hindi katulad yung kapatid mo na dito na ako. Wala. Kumusta naman kayo dito? Wala namang nangliligalig. Wala na po. Wala. Siguro maligalig ka kung masama ang ugali mo. Ay, opo. Opo. Pero kung ganyan na... Ay, ano, yung paglagyan mo ano tayo. Ito. Ay, yung ano? Yung pinaglagyan ng mga buto. Yan. Hindi, kung alam ko lang na gusto nyo yung mahaba, binigyan kita. Marami ako dun eh. Kasi namimigay ako ng buto sa mga katulad niya. Meron din dun eh. Ay. Matanda doon. Pero mas matanda si Manong, 77. Kaedad ko yung nandun eh.
Alam mo, pag nabigyan ako, dito lahat, dito, lagyan ko dito. Huh? Uy, sabog lang ninyo dyan, oh. Itusok, kasi September, September 26. Dati ang dami dyan, ano, yun, ang dami na, yun, inaano ko yan, sinasarol ko yan, yung mga dami. Opo. Mga damo na yan, tapos ina, sinabugan ko na ng ano yan, mga saluyot. Saluyot, nung nakarang taon? Oo. Nung magulo dito dahil nga, umasok yung nakabili dito. Mm-hmm. Sabi niya, pinapaalis na. Sabi ko, hindi siya basta-basta magpapaalis ng tao. Opo. Oo. Kahit baka niya yan, hindi siya basta-basta magpaalis. Kasi ang nagpatira sa amin dito, si Brad, ano, Recto. Mm. Sabi ko, iharap mo siya sa akin. Sabi kong ganun sa kanya. Ay, si ano yun? Si Recto. Kuya ni Recto. Kuya ni Recto. Hindi, nagpunta rin dito yun. Si Ben. Oo, yung taga na nandiyan sa Cavite. Taga Cavite, opo. Mm. Oh. Kinausap nga ako, tinanong kung anong usapan namin dito yung kapatid niya. Ang opo. Usapan namin dito, pinatira ako dito. Para? Hanggat gusto ko. Oo nga. Kasi magtatanim-tanim. Oh, mali. Hanggang sa gusto mo dyan, magtanim. Oo, oh, kasi nung araw kasi... Ano, masukal ito, to. Ay, buba talaga yan nung pinasok. Pero ngayon malinis na, oh. Yan, tinatabasan, kahit hindi amin yan, tinatabasan. Oo. Yan para makita mo yung mga taong dumadaan. Sirong nang magana yan, eh, tinabas-tabas ko pa. Hmm. Oh, biro nyo yung bahay nila, Manong. Pero masarap po dito sa bukid. Oo. Kasi sariwa hangin, tahimik. Kaya madalas lang siya nag-iisa dito kasi buhuyak ng alunggo. Kaya ako mahilig din sa ano. Oo. Mahilig din sa bukid. Kahit na ako ay nakapagtapos na ng isang wala na siya ganong lalagaan kasi kinuha na ng anak ko yung mga kambing. Opo. Dinala na dun sa balaybay. Opo. Oo. Kaya sabi ko, may focus ka na, magtanim-tanim ka na dyan. Opo. Oo, mahirap kasi magtanim ng tanim. Daming kambing kasi kinakain din kasi ng kambing yung mga tanim. Opo. Kaya yun, sabi ko ngayon, focus mo na magtanim. Ayaw naman kasi niya sa lungga po. Kasi wala siyang magawa dun, kain, tulog lang. Oh, lalong hihina yung kanyang Oo, katawan. Oo, nagmaman na siya. Opo. Oo, kaya umuwi na naman dito. Mm. Kaya ito, nagtatanim. Mabuti nga, umuwi siya. Nawala naman yung pagpapagaan. Nagmanas yung paa niya. Pinabayaan ko na dito. Minsan, nag-iisa lang siya dito. Mm. Sa bagay na, nakikita ko siya. Oo, talaga namang hindi yan. Wala namang katakutan dito. Sinasabi opo. Na may nakataong. Kaya pa, depende yan. Sabi ko, tayo, sabi ko, alam mo, alam ni Ama yan. Kung yung mabait ang tao, lumalayo opo. Yung mga masamang espiritu. Sabi ko ganun sa kanya. Ang lumalapit sa kanya, sa iyo, yung mga banal na espiritu na mga magagandang loob, sabi ko nga pa sa kanya. Kaya, yan, pray ka lang. Huwag niyang sabihin, ako'y banal na espiritu. Hindi, talagang, gusto ko lang makatulong si kay Manong, tsaka sa inyo, ano. Kaya nagsasabi ko nga sa kanya. Kayo pala yung asawa niya. Kasi balo na itong matagal eh. Teamwork kayong dalawa. Ano po? Oo. Sige po. Magtanim lang tayo. Oo. Kasi ako nga, yung sitaw ko dyan, wala na, ano? Sabi ko nga, 60%. Naku, sabi ko, tingnan mo yan, tay. Ikaw dito, dahil sila nasa lama sa likod. 100%, maraming habang kamay dyan. Kaya sabi niya, nakikita ko naman dito, kaya nga, yung kumunting kahoy niya may nagnakaw, di niya nakita kasi natumba yung mangga. Ay, yung mangga. Oo, natakpan na ngayon yung mga kumunting kahoy niya dyan. Opo. Oh, kaya yun, ninakawan niya ata siya ng mga kulang-kulang isang sako na kumunting kahoy. Kala, sabi ko niya, nakatulong ka na rin sa iyo, tao. Di bagay, ganun ang katwiran natin. Oo, sabi ko, baya mo na yun tayo. Sabi ko, may kapalit daw yan eh. Sabi ko, ay, opo. Sabi ko sa kanya, yan lagi na sinabi ng ini Ama na bayaan mo na makatulong ka naman at malaki naman ang kapalit niyan. Opo. Oo, di ba? Kaya yan sabi ko lagi sa kanya. Yung mga mabubuting tao. Saka lagi ka magpakumbaba, huwag ka nang bayaan mo na sila. Yung mabubuting tao talagang ginagantihan ng medyo siya niya. Ayun na, sabi ko. Yeah. May iba ako ng usapan, Manong. Ito ba kanino ba itong lupa?
na tinitirhan nyo? Ito, mayroon na nakabili, taga San Antonio yata yung nakabili. Taga San Antonio? Oo. Ngayon, magmula nung pinarukod nila ito, ang akala namin yung sabi ni Rick noon, ang ganyan lang yan, ang lupa na yan. Mm-hmm. Ngayon, yung nakabili, nagtaka nga ako, bakit dito niyan, kwan, pati yung kalahati itong bahay. Pinasukat. Kalahati itong kubo, nakuha nila pa ganyan. Nakuha nila. Mm-hmm. Ngayon, sabi naman yung mga kasama niya nga ng rukod, huwag tayo naalis dito, tatanggal nga. Hintayin nyo ko na i-develop nila ito, hindi na kayo maaaring balisin na hindi kayo bigyan kanyo paglipat. Mm-hmm. Maganda po dito. Mm-hmm. Parang mayroon akong kapitbahay. Oo, kasi ginagawa ko na maglinis-linis muna ako dyan hanggang nila makuha ba. Makuha nila, anong magagawa ko, kanila yun. Eh yung lupa ko dyan, kapiraso lang naman, nandyan. Pinasukat-sukat na namin, ayun. Maghati-hati na kaming magkakapatid, kaya mayroon akong mini farm. Hmm. Nagbalon ako dyan, nilagyan ko siya ng tubo, iniahon ko yung tubo, pero mayroon akong bumba. Oo. Mayroon na po akong bumba. Nawala nga yung bumba ko dyan eh. Oh? Opo. Ngayon, ganun talaga. Kasi kung mawala naman tayo ng pag-asa, ano mangyayari sa atin? Ano po? Oo, ganun talaga. Buti nga wala na yung magnanakaw dyan, yung pinalaya sa ay, upo. Marami po dito. Nagnakaw doon ng bumba dyan sa may, ano dyan, yung mataas na pader dyan na ng tao. Opo. May punla ako doon, Manong. Yung, ano bang tawag, ano ba sa Tagalog yung parda? Parda. Parda, yung parda. Sigarilyas. Masarap yun na, di ba? Sigarilyas. Parang hindi, patani. Dito, ah. Bataw tayo. Bataw. Oh, patani, bataw. Ah, bataw. Meron ako doon, nandyan, dinala ko, kasi nagpupunla ako sa bahay. Nasa bag na, ano? Nasa bag ng mga katulad ng sisko. Yun ang masarap na ko ng Pilipino, yung bataw. Yung bataw. Oo, namumulaklak na yung aking, ano, sigarilyas dyan, magtirno yun. Kaya lang, pundla pa lang eh. Yung lula ko noon, ayaw niyang papitas pag namura pa eh. Pag nahinog na, magulang na yun, iniipon yung mga buto. Ah, yung patani po yun. Patani. Pagkatapos, masustansya po yun. Pero yung bataw kasi, yung balat, mura pa noon, nagubulay na yung mga doon. Opo, bigyan kita, Manong. Gusto mo ng ano? Gusto mo ng yung sitaw ka mo na mahaba, sayang, dapat dinala ko. No? Hindi ko alam na gusto mo rin. Sana na lang pagkwan. Oh, sa susunod na, no? Meron din akong mais doon, yung sweet corn. Binili ko. Marami akong biniling-bini. Binamimigay ko talaga. Doon sa tabi ng ilog. May humihingi na, ano, matandang babae doon. Yung kako linisin mo naman yung ano, yung tatamnan mo para bigyan kita. Kaya ayun, marami akong biniling-bini ng isang araw. Nagtanim kami ng mais diyan kasi malinis opo. Yan eh hanggang taas yan. Oo nga. May tinaniman namin talaga eh hanggang doon. Kamuting bagin, mais, lahat yan malinis na yan. Opo. Nako, nung medyo magulang-gulang na yung mais na pwede na ilaga. Lahat limas. Naku po. Nakatayo yung mais na wala ng bunga. Ay. Tapos binalatan yung balat dito pa namin nakita sa may gubat dyan. Yes. Wala akong masabi kasi. Ngayon, yung dala siya. Ngayon, yung tanim naman siya dito. May gumagapang naman din yan. Pag ganyan siguro. pag wala siya. Kasi sa anak niya. May pumapalit naman, binabantayan lang yung pag-alis niya. May humahalili naman dyan, hindi naman nakikita kasi ni Boy. Kasi grabe ka na tao ito. Nakakuha na ako, marami na ito. Hindi, atin na niyo, kunti pa yan. Marami na ito. Ay, sabagay, saluyot yan eh. Saluyot. Oh, sige Manong, pasinsya ka na dyan sa naibigay ko. Maraming salamat. Kasi ako'y humahanga sa inyo talaga. Kaya inuna ko kayong ano, pinuntahan bago ko mag-spray dyan. Kasi sa baka mamayang hapon, naambun na naman. Ano? Oo, ulan-ulan nga. Sabagay, tinapangan ko ng konti. Ayun nyo, pag nag-spray ako ng gulay ko,
ano, bigyan ko din kayo ng gamot. Sabagay, may gamot kayo dyan eh. Hindi ko kasi maharap, ano. Saan mo nga naisuksok yung spray mo, plastic? Ano? Saan mo naisuksok noon? Ah, wala, siraan na pala. Natapakan yata nung anak ko. Nandun. Yung ginagano, no? Yung maliit, ni Bayon. Ay, bili na lang. Opo. Di bali, pag ano, papasyal-pasyal lang kita. Papasyal-pasyal lang ko kayo. No, si Manang, oh. Talagang, ano, ako'y humahanga sa ganitong mga dyan, senior. Tatanim oh. Kami dyan, nagdamo. Nung makaila, nagdamo ka, nagtabas kami dyan. Opo. Hindi na, nakita ko ngayon, ano. Ayun. Marami ka ng tanim dyan, Manong? Yung kamuting kahoy? Kapag tanim na ako, kaya opo. Na lang yung patas na rin, hindi ko pa natamnan. Pero malinis na, no? Yung mga iba dyan, tumutubo na. Opo. Gusto ko sanang makita. Para yan doon natin siya, no? Oo, doon, no? Ayan si Manong, oh. Tignan namin yung kanyang itinanim na. Ayan, oh. Spray tayo. Hindi po, balikan ko. Ayan si Manong. Titignan namin yung kanyang ano, linis. Ayan, ang dami oh. Maluwang na. Dami niyang tanim. Ayan yung kanyang pinya oh. Ay, may papaya. Ayan. Talagang ano siya, masipag. Oh, biro nyo. Oh, malinis. Meron akong gabi. 100 puno. Talagang pinapalaman, naglalaman, madaling maglaman. Bibigyan kita pag ano, Manong. Nag-ani ako. Nagtanim ako ng 10 puno. Oo nga. Nako, siguro mga 2 taon pa, punong-puno na ng... Ayan, si Manong. Oh. Sa kabila ng kanyang katandaan, may kaunting ano pa sa paglalakad. Pero na... Ayan. Ayan, oh. Linis niya yan. Ayan, oh. Ayan yung mais niya. Ayan yung mais niya, oh. Oh, dami niyang saging, papaya. Tularan natin si Manong. Ayan, may mani din siyang kunti. Oh. May gabi. Gabi. Namatay yung papaya mo, Manong, ah. Oo. Ayan, oh, natumba, oh. Oh, sayang yung papaya niya oh. Namatay dahil sa ulan. Ayun. May tanim na oh. Ito yung tinatanim niya nung isang araw. Ayun. Yung kamuting kahoy niya. Ito yung ano oh. Pinisti ng 2 paa. Ayan, doon. Doon, sa likod. Ayan, no. Ang ganda ng kamuting kahoy niya. Kaya lang, problema dito. Yung nangungulimbat. Ayan, no. Ito, ninakaw, oh. Tignan naman ninyo. O, si Manong. Kaya nagagalit yung matanda. Ayan, marami siyang saging. Ayan. Lalong maganda na pag nalinisan ko lahat yung pilong ng mangga. Oo nga po. Pero huwag kayong ganong ano. Oo. Papagod. Ayan o, no, yung papayin niyang naiwan o. No. Ayan. Ayan na yung ulan. Balik na tayo, Manong. Ulan na naman yan. Ulan, oo. Ayan, hindi ka naman makaspray. Nauugasan na naman yun. Di po bali ano,
Matapang naman yung ano, yung mm-hmm. yung gamot. Kung ambon lang po yan, okay lang. Mm-hmm. Yan yung aking sitawan. Ay si Manu, oh. Masipag talaga. Mga saging ano? Opo. Isang gulot pa rin. Saging, papaya, kaunting mais. Ito pala tayo ito mo ito. Opo. Ito po yung binhi ng pano. Ayan yung binhi ng kamuting kahoy. Yan o. Oh. Alagay ko nung araw ito, kinalburo nila ito. Nga, wala nang, wala nang laman yung ano. Ugat, yun lang yung ugat na lahat. Opo. Wala na, talagang bibigay na eh. Si Manu. Marami ang tataka, bakit meron daw ako sagu na ganyan. Masarap yan, Manong. Oo. Sagu. Yan yung pagkain namin nung kami mga bata pa. Sa balaybay, ang dami kong tanong na ganyan. Ay, ganon. Sabi yung mga matatanda, hindi ka talaga nagugutuman dito na po. Oo. Sabi nila. Opo. Basta po masipag, hindi ano, magugutuman. Ayan o, may laman na o. Mm-hmm. Kamuting kahoy. Yan. Pag naharap ko siya, mga saging ito, hilipat ko sa ganito. Uh-huh. Tanim ko dyan. Tanim niyang tanim. Yan. Tanim lang tayo ng tanim. Ayan, no? Ang tanim ni Manong yan. Ito yung kanilang tirahan. Buti pa sila may tirahan dito eh. Ako wala pa. Pala-pala pa lang. Pala-pala sa Ilocano. Oo. Salamat. O Manong. Oo, sige. Ako'y magpapaalam na po. Ano po? Manang. Opo. Uulan na naman. Sige po. Salamat. Opo. Pasisya na po kayo sa ano ko? Abala ko? Sige po. Bye-bye. Diyan po yung ano, yung huling vlog ko. Natatapos yung aking vlog. Si Manong. Si Manong. Sige po. Yan na. Bye-bye.